Siguradong makakatulong po ang cooperative kumpara naman sa lending institution, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nagsisimula pa lang sa kanilang mga negosyo, yung small, medium business owners. Hello mga mga ka-sir, mga ka-co-op, good morning. So ayan, for this video mga ka-co-op is pag-uusapan natin kung gaano nga ba nakakatulong sa community natin, lalong-lalo na sa ating mga business owners, sa mga nag-uumpisa pa lang sa kanilang mga negosyo. Paano nga ba nagbibigay ng malaking importansya or impact yung cooperative sa community natin, no? Kung ano-ano ba talaga ang kaibahan nila kumpara doon sa mga negosyo or sa mga business na umuutang doon sa lending na hindi naman kooperatiba. Pero bago ang lahat mga ka-co-op, nais ko lang mapasalamat sa inyo kasi napapansin at nakikita nyo yung mga content natin through co-op. Sana mga ka-co-op, mga sir and ma'am, subaybayan nyo po yung ating mga bagong mga videos, yung content natin hinggil sa cooperative. So I'm sure kahit sino dyan na wala pang idea, wala pang alam kung paano sumali or umanib sa isang kooperatiba, i-check nyo lang po yung mga videos natin. Maraming salamat po, no? At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please hit the notification bell para update kayo sa mga videos. So tara! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mga ka-co-op, andito nga pala tayo ngayon, ano? Sa may dito sa amin, sa may Panabo. So sa may plaza. So maagang-maaga. So at least makapag-vlog muna tayo bago tayo lalakwat siya, no? So yun mga ka-co-op, i-share ko lang sa inyo kung ano yung pwedeng i-contribute ng isang cooperative, gaano ka laki ng kaibahan nila, no? Lalo na dun sa mga business owners na alam naman natin, no? Na pag nag-business tayo, kaakibat na yung ano dyan, yung mga expenses, yung capital natin, paano magpatakbo ng negosyo, kasi maraming babayaran yan, kung lalo na't may mga tauhan ka pa. Pero kung alam mo kung saan ka pwedeng kumuha or nung capital, or let's say for example yung time nga shortage tayo sa ating puhunan, kadalasan yung iba dyan umuutang doon sa mga lending, no? Lending institution at saka sa ibang pautangan na hindi naman kooperatiba or hindi siya cooperative. So ngayon i-share ko lang sa inyo kung ano yung kaibahan kung once naglo-loan ka. Kasi pag once naglo-loan ka, for sure may babayaran kang interest dyan, ano? So ngayon i-share ko lang sa inyo kung mag-a-apply ka ng loan sa co-op compare doon sa mga lending institution. Unang-una mga co-op, mga ka-co-op, mga ka-sir, mga ka-ma'am, ang pinaka malaking kaibahan dyan is yung interest rate. Ayan, yung ibang lending kasi yung iba ba dyan, yung arawan, yun, 20% yun, malaki yun, do? Yung kumukuha sa Turco o sa Bombay ba yan, ang tinatawag nila dyan, yung sa mga may mga sari-sari store, yung pautang 5-6, mga ganun, malaking interest po yan, no? Yung binabayaran mo dyan. So ano, mayroon pang iba yung sa mga lending institution, yung mga lending companies na nagpapautang, no, na mas malaki yung mga interest na binabayaran dyan, nasa mga 5% yan per month. Unlike once member ka ng cooperative, yung cooperative natin is nagbibigay lang ng 2% per month yung interest rate, no, di ba? So napaka laking ano, tulong sa mga kababayan natin, mga business owners na nakapuhunan ka na, hindi ka pa mahirapan magbayad sa iyong interest. Kasi nga 2% interest rate sa co-op, and then diminishing pa yan, no? Ibig sabihin yung diminishing, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga hindi pa nakapag-loan, yung diminishing is once may loan ka, kung magkano yung total balance mo, doon mo i-deduct yung interest rate mo na 2%. Kung magkano na yung balance, for example,
yung loan mo ngayon 20,000, nagbayad ka na last month, so ang balance mo nasa mga 17,000 na lang. So yung 17,000, doon na kukunin yung 2% mo na interest rate. Yun yung tinatawag na diminishing. Kung magkano yung principal balance mo, doon na i-deduct yung interest rate natin na 2%. Unlike doon sa mga lending institution, 5%, pero compounded interest yun. No? Meaning sa compounded interest is yung interest na binabayaran mo mula umpisa hanggang matapos, same lang. Kunwari, nag-i-interest ka ng 2,000, yung interest mo. So hanggang ilang buwan yan, for example, 10 months to pay. So 10 months to pay, 2,000 talaga yung interest na babayaran mo. No? Hindi pa kasali yung mga penalty dyan. So unlike sa co-op, naka-compounded interest ka na. I mean, naka-diminishing interest ka na. So kung magkalo na lang yung balance mo, doon na lang kukunin yung interest rate mo. So yun ang pinakamalaking kaibahan nila in terms of loans. Kasi pag nag-uusapan natin kung paano ba nakakatulong yung co-op sa community natin in terms of doon sa mga kababayan natin na naginegosyo, yung mga small medium lang ng mga business owners kagaya ng mga sari-sari store, yung nagtitinda sa palengke, sa isdaan, marami pa, yung mga balot vendor, mga kahit sa mga terminal vendor, yan pwede yan silang mag-loan sa co-op, no? Yung kaibahan lang niya is yung co-op is well-managed siya, organized, and at the same time, yung bawat hulog mo na pera or binibigay mo doon, kasi meron nga tayong ginatawag na share capital. May savings ka pa, may insurance ka pa. So, di ba? Napakadali lang, no? Ang idea lang dyan is yung kung paano ka sumali, sumali ka doon sa ano? Sumali ka doon sa mga orientation nila na kinakandak yung cooperative. Mayroon silang schedule dyan, no? Yung pre-membership education seminar. Doon mo malalaman ang status ng company, kung ano yung benefits mo, magkano yung share capital put up mo, paano mo siya palalaguin. Depende sa member, no? Ang sayo na lang is makinig ka sa orientation. Kung may tanong ka, magtanong kayo. And then, cooperate lang. Kasi doon mo malalaman kung paano mo ilalago yung account mo bilang member ng isang cooperative. Take note, yung interest rate ng isang cooperative is diminishing. Diminishing po yan, no? Kahit saan cooperative ka, diminishing pong interest rate niya, no? So napakalaking advantage doon sa mga, compared doon sa mga lending institution, no? Kasi 5% na nga compounded interest, diba? Compounded pa yung babayaran mong interest, no? So napakalaking diferensya. So yun na lang yung ma-offer ko sa inyo, yun na lang yung ma-share ko sa inyo. So through that, no, malaking tulong yan, no? Kasi wala namang nagnegosyo na hindi talaga nagkakapital. Walang nagnegosyo na hindi nalulugi. Meron talaga yan, no? Hindi man siya nalugi pero short na, so kailangan ng fundings. So lumapit kayo sa isang co-op. Yun yung pinaka best advice ko sa iyo. Mag-co-op na kayo, mag-attend kayo ng orientation. So hindi naman pwedeng mag-member ka ng co-op ng libre. So meron talaga yan siya, kasi magiging ano ka, magiging co-owner ka ng isang cooperative once nagpa-member ka. So lahat ng members, meron yang share contribution. Lahat ng members, merong savings account. Lahat ng members, merong insurance. Lahat ng members, pwedeng makapagtanggap ng dividend and patronage refund. So depende na lang po sa isang member kung paano mo i-adapt yung estilo ng isang kooperatiba, na alam naman natin na malaking tulong at impact talaga sa komunidad, no? Lalong-lalo na sa mga lugar na talagang pa-show up pa lang yung municipality or city ninyo. Malaking tulong nyo. Pag once mayroon na kayong co-op dyan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, no? Lumapit at magpa-member na kayo. Take note, ang loans ay pinag-iisipan yan, no? Hindi yan siya loans na contest. Ang loans ay pinag-iisipan, pinag-iipunan, kung saan mo ilalagak, may project ka, may business ka, i-open. Yun. So yun lamang mga ka-co-op, and sana ay meron naman kayo napulot sa akin na aral. Sana po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa akin channel. Huwag na kayong mahiya. Pindot na kayo, kasi ito lang naman yung channel na kahit konti lang nisi-share ko,
At least meron akong naitutulong na idea konti ba. Baga sa buhay-buhay, minsan makinig din tayo sa mga content na gaya nito. Hindi siya totally na professional itself na yung background natin. Yan nga, nandito lang ako sa palengke or sa may plaza. So yan yun mga kaka-op. See you sa ating next vlog. And maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Bye and ingat.